Nani pa ng MMDA officer, minura ang ilang enforcers at nanakit ang ilang residente sa naging clearing operation sa barangay Bagong Ilog. Maging ang cameraman ng iNews Pasig ay tinarget din at humantong na sa pagtawag sa Pasig City Police. Hoy, tagal mo ayan! Sige, taka lang, sige. Noong 24 ng Mayo ay bumaba na sa nasabing lugar ang operations team kung saan nabigyan na ng paunang abiso at warning ang mga nagwawalang residente dahil sa kanilang mga illegally parked vehicles. Alisin na lang nga.
kaya nga makikipagtalo ka dito sa mga bubuk na to. O sige na, sige na. Sige, sige. Tipo, lisensya niyo sir, painin pong ko yan. Subukan mo. O sige. O sige. Sige, sige. Kalyan niyo raw, kalyan niyo raw. Kalyan niyo raw. Oo, ano. Sa pagbalik nitong ikasyam ng Hunyo ay nakahambalang pa din ang mga sasakyan ng mga ito sa kalsada. Dahil dito ay kinailangan ng i-impound ang nasabing sasakyan, ngunit matinding pag-alma at paghamon ang naging reaksyon ng mga ito. Dito na nagsimulang uminit ang sitwasyon at nagkapisikalan.
Kita kalah sige. Kaya naman kasi naman kayo na. Pero alam niyo na kayo na.
Ayon sa clearing operations team, kalaunan ay nakumbinsi na ang mga ito na i-impound ang sasakyan. Bagamat maaaring kasuhan ang mga nagwalang residente, ay pinairal pa din nila umano ang maximum tolerance sa naging pangyayari at patuloy na isasagawa lamang ang kanilang trabaho at pagpapatupad ng batas. Medyo maganda naman po yung clearing natin bagkos nagkaroon lang po ng commotion. Nagkaroon lang po ng komusyon dito sa May A Flores. Ang pagkakalam po natin is kinukuha lang po yung lisensya, hindi po yata binibigay ng may-ari. Sa isang banda po, nagkaroon po kasi ng Joint Force Clearing Operation uli ngayon, yung Action Line, SOU, PPMO tag, at saka po itong MMDA sa pamumuno ni Sir Edwin Lopez. So nagkaroon po ng konting problema, hindi po binibigay yung lisensya ng isang constituent ng Bagong Ilog. Sumuporta po agad ang ating kapulisan. Sa isang banda po, may pagkukulang po kasi kung binigay po yung lisensya, hindi na po sana magkakaroon ng problema. Hanggang sa nangyari po nasaktan po ng kapraso o nasaktan, nasipa yata at naitulak ang isang vlogger natin at si Sir Edwin Lopez. Medyo nasipa rin po yata.
At medyo nagkaroon nga po na komusyon kaya dumating po yung mga kapulisan. Naitowing po ito, kausap po yung magulang at sa bandang huli napapayag po na may towing. Sana po pagka po nahuli sa akto na nandyan ang sasakyan at ito towing at napapagbibigyan naman natin at titikitan na lang, ibigyan na lang po na maayos yung lisensya at may pagkakamali naman po tayo. Pero kung meron naman pong complaint, may problema, wala pong kinakailangan lumapit po kung saan po kayo gusto nyo lumapit, sa TPMO, sa MMDA. Kung may complaint po, willing naman po na harapin ang ating pamunuan kung ano man po yung complaint o reklamo laban po dun sa mga nag-operation. Ganito na lang po, no? Kami po naman nakikiusap na para po mawala ang mga commotion, mawala po tayong maging problema. Sana po ilagay na lang po natin sa tama ang ating mga sakyan dahil hindi lang po kami titigil ng clearing operation dahil po ito po ay pinag-utos sa itaas, lalo na po ng DILG. Kaya po kami ay nagtutuwang-tuwang, tutulong-tulong, kaya po ang tawag po rito ay joint operation. So kami po ay nagpapasalamat sa suporta rin po ng ating punong bayan o punong lungsod, Mayor Bico, Vice Mayor Dudut Jaworski, Congressman Roman Romulo, at ang aping pong hepe, si Chief Rodrigo De Dios, ang aming pong chief ng TPMO. Ako po, si Chief Amparo ng TAG, at si Chief Ronnie ng operation, nakikiusap na sana po tulungan nyo rin po kami para po mawalan tayo ng problema sa paglilinis ng ating kalsada. Walang nakalampas sa naging clearing operations ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority kasama ang TPMO o Traffic and Parking Management Office at Action Line simula sa mga kalsada ng Banner, San Buenaventura at A. Flores na nagmistulang parking lot at sandamakmak ang natikitan at nahatak ng mga illegally parked vehicles. Bukas ang iNews Pasig para sa pahayag ng kabilang panig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.